So, we will give you 5 minutes, Colonel Espinito. You may read the statement that you prepared. Thank you, Mr. Chair. In the book of Luke 3:14, Lucas 3:14, New International Version, I quote, "Then some soldiers asked him, 'And what should we do?' He replied, 'Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay.'" In Tagalog translation, may mga sundalo ring nagtanong sa kanya, "Kami naman po, ano ang dapat naming gawin?" At sinagot niya sila, "Huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontento kayo sa mga sahod ninyo." Magandang hapon po sa lahat. Nais ko pong linawin ang aking naging pahayag sa Quad Committee kung saan sinabi ko na ang PNP ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa ating bansa. Dapat ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng PNP bilang isang institusyon at ng mga iskalawag sa loob ng PNP. I repeatedly explained, expound in my last Quad Committee hearing. Mahal ko ang PNP. I love the PNP organization na aking pinagsilbihan sa loob ng 28 taon, 28 years. Kaya't nagpakasakripisyo ako. Ang aking serbisyo sa organisasyon ay ang kabuhayan ng aking pamilya. Humingi ako ng paumanhin kung ang aking pahayag noong ika-28 ng August 2024 ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa maling interpretasyon. Ang layunin ko sa pagtistigo sa harap ng Kongreso ay hindi upang ilagay sa kahihiyan ang organisasyon, kundi ipaalala sa mga nagsisilbi, mga opisyal at mga hindi opisyal ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may sigasig, dignidad at integridad. Humingi din ako ng paumanhin sa mga opisyal na nagsilbi ng may sigasig at pagmamahal, sa mga retiradong empleyado ng PNP na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita para sa tama at sa kanilang mga pamilya. Nais kong bigyang diin na hindi ko kailanman intensyon na magduda o magdulot ng pinsala sa dangal ng Philippine National Police. Bilang isang organisasyon, lalo na't ako'y nagsisikap na mamuhay ayon sa mga marangal na prinsipyo na kanilang kinakatawan. Ayon sa aking paglilinaw, sa panahon ng aking pagtistigo sa nasabing pagdinig, ang tinutukoy ko ay ang mga kasapi nito na nag-abuso sa kanilang autoridad at impluensya sa anyo ng papapatupad ng batas na nagbigay daan sa patuloy na paglaganap ng droga sa bansa, na humahadlang sa pag-unlad ng ating bansa at sumisira sa tiwala ng publiko sa atin, mga nakasuot ng uniforme. Nang buong katapatan, hindi ko layunin akusahan ang mismong institusyon bilang isang sindikato, kundi ang mga aktibong miyembro nito na pinili ang ilagay ang institusyon sa masamang liwanag. Sila ang kumikita sa pamamagitan ng pagprotekta sa interes ng mga kriminal, imbis na ipagtanggol at protektahan ang bansa at ang ating mamamayan na dapat nating paglingkuran at protektahan. Sila ang bumubuo ng sindikato sa loob ng PNP. Apat lang na halimbawa ko sa lahat na ang member ng PNP na magsasabi ako na nandyan ang pinakamalaking organisasyon ng criminal groups. Number 1, 2013, sino ang involved na nangyari ang Ninja Cups? PNP. Maybe that si PNP itself is the one. Kung natandaan natin yan, ang Ninja Cups, saan yun galing? Pangalawa, yung Korean businessman.
na kinidnap, pinatay sa loob ng Campo Crame. Sino naman ang involved? That is PNP EIDG, Anti-Illegal Drugs Group. Member ng PNP, sabihan ko na lang member ng PNP kasi allergy ang PNP. Kung hindi natin nalagyan ng PNP, member. Pangatlo, yung covered up, 6.7 million. Sino ang involved? Ang pindig, PNP pidig na naman. Member. Pang-apat, hindi lang tagal, nagsalita ako dito 28 ng August, pagka 29, may robbery hold up na nangyari. Sino naman ang involved? Alam naman natin mga kapulisan na sa atin ang problema. Hindi sa civilian, hindi sa politiko. I do believe that because ang lahat ng assignment ko, hindi ko kaibigan ang mayor. Pero makita mo ang trabaho ng isang totoong kawal o isang totoong pulis. Hindi naman nagmamayabang ang mga kasama ko. Ang problema sa atin, kung magtrabaho tayo ng totoo, sabihan na hambugiro, nagpapasip-sip. Saan tayo magpunta ang pulis? In Hebrews 13 verses 5 to 6, nagsasabi dito, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Verse 6. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Lubos kong naunawaan ang saloobin at pagkabigo ng aking mga kapwa PNP na opisyal at membro, at ako'y taos-pusong humihingi ng tawad. Umaasa ako sa institusyon na tingnan ang aking pananaw sa mabuting paraan at kubilos ng masigasig laban sa mga kriminal na elemento sa loob ng organisasyon. Hinamon ko ang aking mga kapwa na kasuot ng uniforme na magkaisa at gamitin ang pagkakataong ito upang tukuyin ang mga gumagamit sa ating mahal na organisasyon para sa kanilang sariling kapakinabangan, kapapinsalaan ng buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasalaylayan ng lipunan, at alisin sila mula sa PNP ng tuluyan. Ilang linggo na lang bago ang aking pagreretiro, sa kalooban ng Diyos, if God's will, ako'y nanalangin na maalala bilang pinakamalaking tagapag-ambag sa pagbabago, pag-alis ng mansa sa imahe, at sa pagbabalik ng kaluwalhatian at dangal ng PNP. I say to this, pro-God government with God-fearing PNP. And lastly, in Matthew chapter 12 verse 30, clear word version, Jesus said, if you are not with me in my word, you have set yourself against me. If you are not gathering with me, you are scattering. In Tagalog translation, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat, ang salita ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Last verse in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14, God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret. Thank you and good afternoon, your honors, Mr. Chair. To God be all the glory.